Matagal-tagal tayong walang vlog. Pero ngayon meron tayong bagong pyesa para sa ating Corolla. Alright! Siyempre, buhay na buhay pa rin yung Corolla natin. So, ito, kumuha ko ng bagong radiator. Yan. So, ang brand nito is CryoMax. Hala. CryoMax. Yan. So, ito is plastic na tong top and bottom niya. And ito, I think, is aluminum na. So, yung luma nating radiator kasi is copper pa. Yan. And nagkaroon kasi ng tagas. So, kailangan na natin siyang palitan. Yan. Kaya kumuha tayo ng bagong radiator. So, medyo naglambing na kasi yung Corolla natin. Tumagas na yung luma niya, ang radiator. So, palitan na natin. So, install natin tong bagong radiator. Ayan guys, so ito nga yung ating lumang radiator. So, ayan, ito is copper pa, no? So, luma pa nga siya. And I think it's time to replace this one kasi may mga tagas na rin siya. Ayan, kaya kumuha tayo ng bagong radiator. Ayan, so tatanggalin natin itong mga hose, itong reserve, and itong fan. Tatanggalin natin yung mga yan. And bago nga pala yun, so i-drain ko yung coolant nito. So kare-replace ko lang kasi nung coolant. So I think pwede pa siyang gamitin. Wala pa kasing isang taon na nagpalit ako ng bagong coolant. So sasalain natin yun, I mean ilalagay natin sa container, tapos ibabalik ko, igagamit ko ulit, lalagay ko dun sa bagong radiator. Ayan, sayang din kasi. Guys, so natanggal natin yung mga hose, yung reserve na nandito, and pati itong hose dito sa ilalim natanggal na rin natin. So pwede natin tanggalin itong bracket na nag-hold dun sa radiator. Natanggal natin yung luma nating radiator, and pwede natin isalpak yung bagong radiator. So ililipat ko lang tong fan, ilalagay ko dun, kahabit natin yan. And pwede na nating install yung ating bagong radiator. And nga pala guys, maganda kayo ng sasalo dun sa coolant, no? So hindi lahat na drain. So meron pa rin mga tutulo galing sa hose. Yan, so nabigla ako dun. So medyo messy. So magready lang kayo ng pangsalo dun sa excess na coolant. Ayan, so buti lang may tabo ako. Ayan, so medyo messy. Ayan, nailipat na natin yung fan, pero medyo nagkaroon ng problema.
Dito sa baba, hindi ko siya naitornilyo. Pero dito sa taas, wala namang problema. Saktong-sakto yung mga pagkakabitan. Yeah. So at least naikabit naman natin yung sa ibabaw. Yung dito lang sa baba ang problema natin. Pero okay naman. Medyo fixed naman siya. Okay guys, so ready natin ikabit yung radiator. So habit na natin siya doon. Guys, so medyo padilim na pero ayos, at naibalik natin yung mga hose. Yan, pati sa ilalim naikabit na rin natin itong fan at itong reserve. Yan, so nakadugtong na yan. Yan, okay, so medyo patutuyuin ko lang itong beta gray sealant na nilagay ko sa may mga hose para walang leak. So patitigasin ko lang yan siguro mga 30 minutes and then kahargaan ko na ng coolant to. Ayan. So yung coolant na drainin ko kanina, bago pa naman kasi yun, wala pang isang taon. So ibabalik ko lang siya dito. And meron ako actually nabiling refill. So para pag kinulang is may pandagdag ako. Para sa mga nagtatanong kung anong coolant yung gamit ko, so ito yung ginagamit ko, Isin. So yung kulay green. Ayan. So 1 liter. Ayan. Ganito yung gamit kong coolant para sa Corolla ko, no. So makabili kayo ng ganyan sa mga auto supply. Okay guys, so ito yung coolant na drainin natin kanina. So babalik ko na. So makita nyo yan, green. Malinis pa naman siya. Ayan. Diba? Nga pala guys, bago nyo kargahan ng coolant yung radiator, just make sure na dapat yung mga drain plugs is nakasara. Tumato. Yan. So dapat naka-close yung mga yan. Para pag kargahan mo na ng coolant, eh hindi mag-leak yung coolant mo. Yan. Okay. Ayan guys, so nakarga natin ng coolant tong radiator. Ayan. So pindutin nyo lang yung hose para mabas yung hangin. Minsan kasi may mga bubbles pa yan, so pindutin nyo lang para mabas yung mga hangin. Ayan. So kinargaan ko na rin yung reserve. May coolant na rin yan. Ayan. Okay. So nakapagpalit tayo ng radiator. So okay naman, naibalik na natin lahat. Itong reserve, yung fan, yung mga hose na ikabit na natin. Ayan, and chinek ko naman. Ayan, medyo tumapon lang nung nagkaharga ako. Ayan. So okay. Bago na yung radiator ng Corolla natin. Ayan, so sana nakatulong sa inyo at may natutunan kayo kung paano mag-replace ng radiator sa Corolla small body 2 engine. Ayan, pa-thumbs up naman. And please like and subscribe.